Hi everyone! Good morning! Welcome back to my channel. Ako po si Smile. At ang ating vlog for today ay tungkol nga sa tanong na gaano ba ka-importante na birhin ang babae bago siya ikasal at birhin ng lalaki bago siya ikasal. Kadalasan, pag virginity yung pinag-uusapan, laging natutumbok o laging pino-point out ay mga babae, which is maling-mali po. Dapat parehas, vice versa, malalaki ka man or mababae ka man, dapat parehas kayong virgin bago kayo ikasal. Para sa akin guys, sariling opinion ko, napaka-importante po nun. Kasi yun lang ang tanging mairegalo mo doon sa taong mamahalin mo, sa taong papakasalan mo, sa taong magiging partner mo sa buhay. Alam kong marami ang kalalakihang matutuwa, mga mister na matutuwa na sila yung nakauna sa kanilang misis. So, advice lang po sa ating mga nagdadalaga dyan at never been kissed at never been touched, dapat po i-preserve natin yung ating sarili para doon sa taong papakasalan natin at makakasama natin habang buhay. Or kahit hindi mo man siya makakasama habang buhay, kasi nga sabi nila walang forever, at least binigay mo yung sarili mo, yung buong pagkatao mo doon sa taong pinakasalan mo. Napaka magandang regalo yun para doon sa partner mo sa buhay, para sa taong papakasalan mo. So, kailangan i-preserve po natin yung ating mga sarili. Huwag po magpapadala sa mga bungso ng damdamin, sa mga tukso, sa pangaminsan china-challenge ka ng kasintahan mo, sabihin gawin natin to or mangyayari lang agad dahil sa pagmamahal nyo sa bawat isa, nangyayari ang hindi mangyayari dapat. At nabibigay mo yung sarili mo. Minsan may mga lalaki na nagsasabi na patunayan mo na mahal mo ako, ganyan. So, in that way daw, napatunayan mo, ibigay mo yung sarili mo sa kanila. Huwag po kayong maniwala dyan. Okay, kung kaya niyong tanggihan, tanggihan niyo. Kung kaya niyong iwasan, iwasan niyo. Kasi dapat lagi niyong isaisip na ibibigay niyo lang yung sarili niyo doon sa taong papakasalan niyo. At least wala po kayong regrets, kasi nga pinakasalan niyo, pinakasalan kayo, kinasal kayo at naging asawa, mag-asawa kayong dalawa. So it's the best, very very best gift para doon sa taong papakasalan mo or doon sa taong papakasalan ka. So ngayon, sa pag-usapan natin itong mga voice na ito, yung mga lalaki ito na nagsasabi, babae, virginity lang ng babae importante. Mali po yun. Dapat yung mga lalaki din, never been, have an experience for that thing. Wala din kayong experience, dapat pure din kayong humarap sa altar para pantay-pantay. Napaka-unfair kasi minsan, pag tinutukoy natin yung virginity, babae lang po yung inaano nyo, pinopoint out nyo, which is mali po siya. Dapat kayo ring mga lalaki, dapat birhin din kayong haharap sa altar at wala kayong experience pagdating dyan sa love affair na yan. Kailangan pure din kayo na i-gift nyo din or i-preserve nyo din yung sarili nyo para dun sa asawa nyo. Ganun po siya dapat. Dapat pantay po yung pagtingin natin, hindi lang si babae, hindi lang si lalaki. Okay? Kailangan na parehas kayong birhin. Kasi guys, minsan, may mga pagkakataon talaga, yung mga kinasal, hindi na po birhin, wala tayong magagawa dyan. Kasi tapos na eh, naisuko na yung bandila. Pero ang gusto kong iparating ngayon para sa ating mga dalaga dyan at hindi pa nakaka-experience ng ganong bagay, alam nyo na kung anong sinasabi ko. Kailangan na ingatan nyo yung mga sarili nyo. Dahil lang, yan lang ang tanging pinakamagandang regalo sa taong papakasalan mo. So, ayun lang. At importante siya guys, kasi nga, diba, sabi nila, it's a sacred thing, magpapakasal, at sacred thing na birhin ka pa bago ikasal. So, alam kong maraming mga babae ngayon, or mapapalalaki man, na wala pang experience, or pinipreserve talaga yung nila yung mga sarili nila para doon sa
taong papakasalan sila, which is papakasalan nila at papakasalan sila, ayan. Which is napakaganda po. Dapat, kasi sabi nila, nasa 2020 na tayo, masyado ng modern yung panahon ngayon. Pero, alam mo, kahit modern yan, pero nga, alam nating mali, diba? So, huwag nyo na pong gawin, lalo na sa ating mga kababaihan dyan, sa mga nadadalaga dyan, kasi hindi po siya tama. Huwag pigilan yung bungso ng damdamin na yan. Kung chinal-challenge ka ng boyfriend mo na ibigay yung sarili mo sa kanya para mapatunayan na mahal mo siya, so, hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Sabihin mo, bahala siya sa buhay niya. So, kasi nga guys, wala naman, ang pagmamahal kasi, wala naman sinasabing patunayan mo ganito, ganyan. Kumbaga, ang pagmamahal, pinapakita, pinaparamdam yun. Hindi yung may kondisyon. Okay? Lagi niyong tatatandaan yan. Ang pagmamahala ay walang kondisyon po. Kahit anumang pagkukulang mo dyan, okay lang yan kasi mahal ka. Diba? Gagawa yung tao na punan yung pagkukulang na yan kasi nga mahal ka. So, pag nagmahal ka na may mga kondisyon, hindi po totoong pagmamahal yan. Lagi po nating isa-isip. So, yun lang yung aking video for today. Sana may natutunan kayo at see you at my next video. Bye! Thank you so much guys and stay safe.